Welcome back sa aming YouTube channel. Ayan, pang day ano na tayo ngayon, bro? Ayan, day 11. Dito pa rin sa Pabuyang, walang aboy. Ayan. So, ngayong araw na to, guys, pag-usapan lang natin. Gastusin sa pag-aalaga ng patabaing baboy, pets consumption. Ayan. So, gaano ba karami yung makukonsumo ng ating mga alagang baboy sa loob ng 4 na buwan? At magkano yung gastos nila sa pakain sa baboy? Ito guys, isama rin na lang natin para mas mabilis na computation, mas madaling usapan. Pero himay-himayin natin mamaya. Updated price list ng mga feeds na gagamitin natin dito sa Babuyang Walang Amoy. So tara, let's go. So ito guys, magkwentuhan lang tayo. Kanina pala napadaan tayo dyan sa katropa natin na tinitinda ng feeds. Farm Supply Agribet Store dyan sa labasan. So tinanong natin, magkano na ba yung presyuhan ng pinakamagandang feed sa market ngayon? At eto na nga, ayun, kumuha na tayo ng kodigo guys para at least ano, tira-diretso ng kwentuhan. Ano? So eto, pinakamagandang feed sa market, high class, top end sa market, eto na guys yung presyo. Kaya pa ba ng bulsa ni Juan? Kaya pa ba ng mga katropa nating magbububoy? Eto na. So sa pre-starter guys, 1,543. Sa starter naman, 2,015. Ang starter, ito yung pinakamataas na presyo guys ng feeds, 2,015. Ang grower naman, 3,870. At ang finisher, 1,840. Ito na guys yung summary yung pre-starter, starter, grower, at saka finisher. Bakit ba natin tinanong yung pinakamataas sa market? Kasi nga guys, tinanong natin yung pinakamataas sa market. doon sa mga katropa natin na gustong magsimula, gustong mag-umpisa ng negosyo ng baboyan, para at least sigurado sila na kapag yung pinakamataas sa market yung bibili nila, malaki yung chance, malaki yung possibility na makuha nila yung tamang target, tamang weight. Kasi kung ang kukunin natin guys na price is yung pinaka-lowest sa market, napakaraming mga possibility na baka kulang yung mga ingredients, baka hindi lumaki base doon sa expectation nila. So at least ito, mataas yung price, sulit naman kasi makikita mo yung paglaki ng baboy, makikita mo lumaki, tumaba, bumigat, umaba, lumapad yung baboy. So yun lang yun, practicality. At dahil sa practicality na gusto nating mangyari, makukuha natin yung tamang timbang, pero kaakibat nyon, gagastos tayo. So yun yung sumatatal doon. So ito guys, katulad ng napag-usapan natin, halimbawa guys, gusto nating palakihin yung ating mga alagang baboy ng mga hanggang 100 kilos. Kapag ganyan guys, ito, gigastos tayo guys ng pre-starter na isang sako, 1,543. Starter na isang sako, 2,015. Grower na dalawang sako, 1,935 bawat isa, kaya 3,870. At isang sako ng finisher, 1,840. Kaya sum total, gagastos tayo ng 9,268 kung gusto nating makuha yung timbang ng mga 90 kilos, 100 kilos sa ating baboyan. Mula piglets na ganito, dire-diretso na 4 months na pag-aalaga o 3 and a half months na pag-aalaga. Sa ganyang sistema guys, at least makatitiyak tayo na talagang lalaki yung ating mga alagang baboy basta tamang pakain, right management, at mga dagdagan pa natin ng mga bakuna, mga vitamins, ayun, at sigurado tayo na magiging maayos, maganda yung kanilang paglaki. Eto na, dyan sa 4 na buwan na pag-aalaga o 3 and a half months na pag-aalaga, bakit ba dalawang sako ng grower yung gusto nating ipakain? Kasi nga guys, kapag dalawang sako ng grower, mas mahaba-habang time ang pag-aalaga natin sa grower stage. Ibig sabihin, mas mataas yung chance na magiging mas mabigat pa, mas malaki pa yung ating mga alagang baboy bago natin ilipat sa finisher. Karaniwan na guys, tumatagal ang pag-aalaga ng baboy sa grower stage ng mga mula 40 days, maaari nating pahabain hanggang 45 to 50 days na pag-aalaga. Sa ganyang sistema guys, karaniwan na, minsan nagkukonsumo na yung baboy ng more than 2 kilos. Minsan nga umaabot pa ng 2.75 kilos per day ang nakakain at nagkukonsumo ng bawat isang baboy. Kaya importante guys na talagang paglaanan natin ng budget, etong pakain sa mga alagang baboy. Halos karaniwan na guys na 70 to 80% ng konsumo sa pag-aalaga ng baboy o pagninegosyo ng baboyan, talagang
makukonsume mo na itong mga pagbili-bili ng feeds, pagbili-bili ng pagkain sa baboy. Kasi nga guys, kung hindi naman natin pakakainin yung baboy, kung titipirin natin, eh mahihirapan din tayong makuha yung tamang timbang na target natin. Alalahanin natin na kahit sabihin natin na gumastos tayo ng 9,268, halimbawa dito sa sa feeds. Pero kung maibenta naman natin guys sa magandang gandang presyo yung baboy, sa halimbawa 190 per kilo o 200 per kilo, ipagpalagay ng 200 per kilo ang presyo ng baboy, katulad sa ibang lugar, umaabot na ng 220, 210. So kung 200 per kilo, may 20,000 ka, tapos idagdag mo pa yung mga pagbili-bili ng BX, so more or less mga 13,000. So halos ikita ka guys ng mga 6,000 to 7,000 sa bawat isang baboy. Kaya importante na palakihin natin yung baboy sa at paabutin natin ng 100 kilos kung maganda-ganda yung presyuhan sa ating lugar para mas maging maganda yung ating profit, mas kumita tayo sa negosyo ng baboyan. So, pagdating guys sa pre-starter period, maaari tayong magsimula sa week 6, 7, at 8 o maaaring as early pa as week 5 mula pagkapanganak ng ating mga alagang baboy. Ang starter naman guys ay maaari nating magsimula as early as week 9 hanggang week 12. Pagdating naman guys sa grower period, is maaari tayong magsimula ng week 13 hanggang week 17 at maaari nating i-extend hanggang week 18. Sa week 19, 20, and 21, dyan na tayo guys mag-finisher at maaari na nating ibenta yung baboy depende sa kung na-achieve na natin yung target weight. Eto guys, average consumption ng baboy sa pre-starter period, half kilo hanggang 75 kilo to 1 kilo per week. Per day ang nakukonsumo ng baboy. Sa starter period naman, mula week 9, sisimula natin sa week 9 ng 1 kilo. Another week, magiging 1.25 kilo hanggang sa magdagdag na tayo at gawin ng 1.5 kilo per day ang pagkain sa ating mga alagang baboy. Bago tayo guys mag-grower sa week 13, dapat ang baboy nagkukonsumo na ng 1.5 kilo per day at maaaring tumaas ng 1.75 kilo. Yung susunod na week ng pag-aalaga natin sa grower stage, 2 kilos na hanggang sa umabot ng 2.5 kilos hanggang 2.75 to 3 kilos. Bakit pa ganon? 2.75 to 3 kilos. Ito kasi guys, mayroon kasi tayong time frame ng pag-aalaga. Kung 6 months sana nating aalagaan yung baboy, kahit 2 kilos, 2.5 kilos o 2.25 kilos, dire-diretso na, walang problema. Pero since sinahabol natin guys yung bigat ng baboy sa maikling panahon hanggang 3.5 months to 4 months lang, kaya importante na magdagdag tayo ng pagkain sa grower stage. Kaya doon umaabot ng 2.75 kilos hanggang 3 kilos yung feeds consumption ng ating mga alagang baboy. Pagdating naman sa finisher period guys, nandiyan na yung nagti 3 kilos na yung pagkain natin para at least mga 2 weeks to maximum na yung 3 weeks na pakakainin natin ng finisher, talagang makuha na natin yung right weight at tamang timbang sa ating mga alaga. Kaya nga nag-allocate tayo guys ng 2 sako ng grower. Kasi pagdating guys ng grower stage, dyan na tayo dagdag ng todo sa pagkain sa kanila para at least talagang matiyak natin na yung kung ang tinatarget natin guys 100 kilos, talagang makuha natin. Kahit na mag 95 kilos, at least sulit na yon, tapos mag-presyo tayo ng 190 per kilo sa live weight ng baboy o 200 kilos sa live weight ng baboy, talagang bawing-bawi naman natin yan. So may pagkakataon guys na ang negosyo ng pagbaboyan parang cycle yan. Minsan kikita ka, minsan hindi. Pero basta tuloy-tuloy lang at right management, tamang pag-aalaga, bigyan ng magandang kalusugan, i-monitor yung magandang kalusugan ng ating mga alagang baboy, tamang vitamins, tamang feeding program sa ating baboyan, at syempre yung baboyan na katulad nito, baboyang walang amoy. So doon natin guys makikita yung resulta. At syempre right management, tamang pagkain, tamang timing ng pagkain, at syempre paliligo, pagliligo sa baboy, paglilinis ng baboyan, makukuha natin guys yung inaasam natin na profit, tamang timbang sa baboy na magre-resulta sa kita. At syempre, kapag kumita tayo, ibig sabihin yun, babalik yung puhunan natin at magtutuloy-tuloy yung ating negosyo ng pagbababoyan. So dito pa rin guys sa baboyang walang amoy. So week, na ngayon? Day 10 na ba? O day 11? Nalilinaw na tayo. So dito guys sa baboyang walang amoy, dito pa rin sa
Camarines Sur dito sa Bicol. So, 10 baboy. Ayan, ganito na yung sistema nitong negosyo ng pagbaboyan. So, 10 baboy, 120 days na aalagaan o mas maiksi pa. Ibig sabihin, 109 days na lang na mag-aantay tayo at makikita na natin yung resulta nito, guys. So, excited na ako kahit mga 3 months pa, no? Talaga namang dire-diretso, makikita natin yung mga challenges, mga may experience dito sa negosyo ng pagbaboyan. So, abangan nyo po kami araw-araw dito lang sa Kabady Moco YouTube channel. 60,000 YouTube subscriber na tayo. Sana umabot tayo ng 100K para silver button na, no? Ayan, sana kailan kaya tayo aabot yan, no? Malapit na, no? So, kasama pa rin natin, guys, si Luigi. Ayan, ito guys, si Kabady Moco, basta usapang negosyo ng baboyan. Kung meron kayong topic na gustong i-discuss o mga tanong na gustong sagutin, mag-comment lang po kayo sa baba at pipilitin natin mag-response dyan at i-discuss natin dito sa ating YouTube channel. Anyway, meron pa tayong 109 days. Araw-araw tayong magkwentuhan dito lang sa Baboyang Walang Amoy. So hanggang sa muli mga katropa, paalam!